Okay, riders. Galing ha. Thank you. Second part po tayo. Kaya pa? Kaya pa. Galing. Thank you. In part 2, we will discuss situation, problems, and solutions or interventions. Bromical. Bromical. Ay, sige. Okay. Sa situation, mga kapatid na riders, nabanggit ko na kanina na base sa statistics, 5,000 Pilipino ang namamatay sa pagmumotorsiklo bawat taon. Mahigit 60% ng mga namamatay na riders ay mga tatay at mga nanay. Ibig sabihin pala, base sa statistics, 5,000 tatay ang namamatay, tatay, nanay, namamatay. 5,000 bata ang nahuhuli na bawat taon. Yan po ay base sa statistics. Ang masakit dito, wala tayong nakikitang programa ang ating pamahalaan para hadlangan ang motorcycle accident. Parang tinanggap na natin na nagkakamatay ang mga riders. Hindi po ganon kasimple. Hindi ganon kasimple. Yan ay malaking problema. At ipakikita ko sa inyo kung bakit sinasabi ng RSAP na ito ay malaking problema. Una, problema sa pamilya. Ikalawa, epekto sa ating bansa. Ako po, naniniwala na kayong lahat ay maintindihan yung ipapaliwanag ko. Mga kapatid, sa ating ordinaryong pamilya, kahit daan na buhay ang mag-asawa, ang tatay at nanay, bro, pamilyado ka. By the way, mga kapatid, kung ako'y magtatanong sa inyo, hindi ibig sabihin parang pinapahiya ko kayo, sinusupat ko kayo. Bro, may anak buhay ka. Misis mo? Wala. Ilan ang anak mo? Tatlo. Ilan ang panganay? Ilan taon? Bunso? 6 years old. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Sa mga may pamilya, tanungin ninyo ang inyong sarili. Kapag namatay ang rider na pamilyado na katulad nyo, ano ang mangyayari? Ako ang magsasabi sa inyo. Kapag ordinaryong rider, hindi ginamit ang talino at na-disgrasya sa pagpumotorsiklo, ipagpaumanhin ninyo. Ang nakikita ko dyan, una, hindi tiyak nakakain ng 3 beses isang araw ang inyong anak. Pangalawa, pag namatay si tatay o si nanay sa ordinaryong pamilya, hindi tiyak na mapag-aaral pa ang kanyang nahulilang anak. Mga kapatid, tunay na ang inyong anak, lahat yan, maganda ang pangarap sa buhay. Lahat, lahat, lahat. Pag tinanong mo ang anak mo, pag tinanong mo ang anak mo, ang ganda ng pangarap sa buhay. Lahat yan. Pero, kapag ikaw ay hindi nag-ingat sa pagmumotorsiklo, yung pangarap ng anak mo, pag ikaw ay na-disgrasya, yung pangarap ng anak mo, maaaring hanggang kwento na lamang. Anong mabigat nito, mga kapatid? Pag ikaw ay tatay, nanay, hindi ka nag-ingat sa pagmumotorsiklo at na-disgrasya ka, mas malaki ang porsyento, mas malaki ang posibilidad na magiging miserable ang buhay ng iyong pamilya. Now, halimbawa, isang rider, ordinaryong manggagawa, namatay, 3 anak. Kapag ito
ay hindi naging magandang kinabukasan, hindi maiiwasan magpapamilya din. Hindi maiiwasan magpapamilya din. Ano ang ini-expect natin? Mga kapatid, ako ang tinanong nyo, lahat, kapag ako ang tinanong ninyo, mga kapatid, ang mga kriminal, lahat ay may tuturing na biktima. Bakit mo sinabi, Colonel, na lahat ng kriminal ay may tuturing na biktima? Simplihan po natin. Lahat ng anak ninyo, pag tinanong ninyo, maganda ang pangarap sa buhay. Ganon din ang mga naligaw ng landas. So, kung ikaw ay walang ingat sa pagmumotorsiklo at nadisgrasya ka, magkakawendang-wendang ang buhay ng anak mo. Ang patunay nito, walang patang nangangarap na maging masama at mabigat sa lipunan. Pero kapag hindi ninyo iningatan ang inyong buhay, at hindi ninyo nagabayan ang inyong anak at ang inyong pamilya, hindi may tatanggi. Masakit sabihin, marami dyan ang direksyon maligaw ng landas. Mga kapatid, inuulit-ulit ko sa inyo, mahalaga po ang nanay at tatay sa pamilya. Wala kayong makikita ang bata na kapag tinanong mo, anak, anong gusto mong maging? Gusto ko po paglaki ko magnanakaw. Ikaw anak, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging karnabel. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko po para kahit hindi magtrabaho, may pera. Hold up it. Mga kapatid, sigurado-sigurado ko wala kayong anak na magsasabing gusto niya maging karnaper, hultaper, magnanakaw. Lahat yan, maganda ang pangarap. Pero, uulit-ulitin ko, kapag ikaw na tatay una na hindi mo iningatan ang iyong buhay at hindi mo nagabayan ang iyong anak, mas malaki ang porsyento siya ay hindi magiging maganda ang kinabukasan. Paalala ko sa mga riders, sa mga tatay, mga nanay na may anak na babae, higit kayong mag-iingat, ipapakita ko. Halimbawa, may isang byuda, asawa ng rider, may anak na 12 years old na batang babae. Usapan ang realidad, kapag si nanay ay natukso sa ibang lalaki at siya ay nagkarelasyon, maniwala kayo, mga kapatid, pati yung pagkababae ng bata na naulila sa ama, nalalagay sa peligro. Ano yun? Hindi yun mababantayan ng nanay niya ng 24 oras. Eh, paano kung tuwing hapon, dadating yung kanyang stepfather, makikita yung magandang babae, batang babae, natutulog, kita ang panty, paulit-ulit, nalalagay sa peligro ang kanyang pagkababae. Hindi po yan imbento. Maraming bata na namomolesta, na pakikialaman dahil sa sitwasyon. Ano ang laban ng batang babae pag tinutukan ng stepfather? Pag nagsumbong ka sa mama mo, papatayin kita. O sige. So, sobrang pag-iingat ang kailangan ng mga rider. Kaya nga nagbibiro ako kanina, kung ikaw ay binata, may karapatan kang mamatay. Binata, walang pangarap. Kung walang pangarap. So, mga kapatid, talagang ipagpapamanhin ninyo after our seminar this afternoon sa lahat ng dumalo,
partikular yung mga pamilyado. Wala akong pakialam kung may mga galit sa inyo. Pero sinasabi ko sa inyong lahat, after our seminar, at meron diyang rider na dumalo dito, partikular ang mga pamilyado, pag hindi ka nagbago ng pagiging kaskasero, mga kapatid, pasensya, sasabihin ko, tanga ka talaga. Tanga ka. Ano ang katangahan dito? Ang katangahan dito, itinataya mo ang buhay at kinabukasan ng pamilya mo. Hindi mo naintindihan na pag nagkamali ka ng pag-umotorsiklo, pag namatay ka, patay ang buhay at kinabukasan ng pamilya mo. Kaya, alang-alang po sa inyong pamilya, gamitin ang talino, huwag kaskasero. Doon sa mga hilig magbangking, kalimutan nyo yung banking-banking. Ang gawin nyo, yung misis nyo at ikaw, doon kayong magbanking-banking sa kwarto. Ang advantage pa niyan, pag nag-overshoot, wrong-shoot pa rin. Kahit napukulan, nakatawa ang misis mo. Bakit? Oh. So mga kapatid, ulitin ko, sa mga tatay at nanay na kaskasero, after our seminar, kapag hindi ka nang bago, tatandaan mo ito, kapatid, maituturing kang tanga. Tanga sapagkat hindi mo naunawaan na napakalaga ng iyong buhay para sa iyong pamilya, kaya doble ingat ka. Ang may karapatang kaskasero lang yung mga binata na walang plano magpamilya. At saka yung binata na pangit ang girlfriend. Pangit ang asawa, grabe. Pag pangit ang asawa mo, wala ka nang magagawa. Pagtsagaan mo na lang yan. Diba? Oo. Pag pangit ang asawa, wala ka nang magagawa. Pagtsagaan mo yan. Okay? Hindi mo na pwedeng palitan. Sorry ka na lang. No? Sorry. Oo, sorry. Now, anong epekto sa ating bansa? Mga kapatid, ang pinag-uusapan nating pamilya na lalong naghihirap ay ang libo-libo. Libo-libo. At ang sinasabi ng ating bata na nauulila ay libo-libo. Ibig sabihin po, ako, tumayo sa inyo ang kukontra sa sasabihin ko. Sinasabi ko sa inyong lahat, kapag hindi tayo nagtulong-tulong na itaguyod ang kaligtasan ng mga riders, siguradong-sigurado ako, tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Why? Ang daming pamilya na namamatayan ng tatay-nanay, sila ay tiyak na lalong maghihirap. Ang daming bata ang nauulila, tiyak na tiyak ako. Siguradong-sigurado ako. Masakit sabihin, pero kung hindi tayo magtutulong-tulong, siguradong-sigurado na maraming bata ang masisira ang buhay at kinabukasan. At kapag hindi natin hinadlangan yan, siguradong-sigurado tataas ang krimen sa ating bansa sa mga darating na panahon. At pag nangyari yan, wala ng pangulo na magaling pa na kayang hadlangan yan. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, kung sino man ang hindi nakakaunawa at hindi naiintindihan ang ipinapaliwanag ko, ikaw ay may tuturing na bobo. Hindi mo naiintindihan na napakahalaga ng tatay at nanay sa pamilya. Hindi mo naiintindihan na napakahalaga ng kalinga at gabay sa mga anak. So, mga kapatid, lilinawin ko ang pinag-uusapan po natin, libo-libo. Libo-libo. At pag sinabi ni Bro, kunwari sabi ni Bro, wala akong pakialam dyan sa pinagsasasabi ni Colonel. Pag nalaman ko, ang sasabihin ko, Bro,
Hindi mo pala naiintindihan pag dumami ang kriminal, yung kapamilya mo hindi nakakasigurado. Yung kapamilya mo hindi nakakasigurado. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay walang malasakit para itaguyod ang kaligtasan ng mga kapatid nating riders, para mo na rin sinabi na hindi mo mahal ang iyong pamilya. Take note, mga kapatid, agresibo ang kriminal ngayon. Agresibo ang kriminal ngayon. Pagbabae ka, kriminal ako, alam ko may pera ka. Ang estilo ng kriminal ngayon, hindi tutok. Dati, pag mang-hold up, tutok. Hold up to. Iba ang estilo ng kriminal ngayon. Babae, may pera. Pum, pum! Oh. Binabarin na lang. Oh. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo lahat, pag may nagsalita sa inyo na wala akong pakialam sa pinagsasabi ni Colonel Busita, diretso akong sasabihin sa inyo doon sa nagsasabi na gano'n na kayo ay may tuturing na bobo sapagkat hindi mo naiintindihan habang dumadami ang pamilya na lalong naghihirap, dumadami ang mga batang nauli na tiyak na tiyak, marami sa kanila ang direksyon ay maging pabigat sa ating lipunan. At pag nangyari yun, walang sino mang nakakasiguro sa inyo na hindi mabibiktima ang kapamilya mo. So mga kapatid, tunay na napakalaga ng buhay ng riders. Kaya sabi ng RSAP, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang laganap na aksidente ng motorsiklo na ikinamamatay ng libo-libong Pilipino dahil maraming pamilya ang lalong naghihirap, partikular ang mga namamatayan ng tatay o nanay. Maraming bata ang nasisira ang buhay at pinapukasan mula sa hanay ng mga nahuhulila. At higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon kung hindi natin hahalangan ang laganap na aksidente ng motorsiklo. Kaya sinasabi lagi natin, mahalaga ang buhay ng mga riders para sa pamilya at para sa ating bayan ang hindi nakaunawa bobo. Tanong, sino ang bobo sa inyo? Sino hindi nakaunawa? So mga kapatid, tunay na mahalaga ang buhay ng mga riders para sa pamilya at para sa ating bayan. Now, ang sabi ng RSAP, libo-libo ang namamatay sa pagmumotorsiklo. Dahil dito, libo-libong pamilya ang lalong naghihirap, libo-libong bata ang nahuli lang. Now, anong solusyon? Ito, ang dali. Education. Education ang ugat kung bakit libo-libo ang namamatay na Pilipino dahil sa road classes, particular sa motorcycle accident. Education na dapat ibinibigay ng LTO sa mga kumukuha ng lisensya. Pag tinignan mo yung sitwasyon ngayon eh, kung pwede lang, ibenta na lang ang lisensya eh. Oh, for sale, driver's license, wala eh. Kasi parang ganun eh. Bakit? Hindi naman nabibigyan ng attention ng education eh. Now, itatanong, meron daw exam. Paniwala ka doon. Di ba? Oh. May pictures. Oh. So by the way, napag-uusapan lang natin yan. Huwag na nating sisihin ang LTO. Kasi, wala eh. Wala na tayong magagawa. Andiyan na yan. Ang kailangan na lang magtulong-tulong. So, gentlemen, ladies, ang solusyon sa laganap na aksidente ng motorsiklo na kinamamatay ng libo-libo Pilipino, simple, education. Second, enforcement. Ano ba pag sinabing education? Pag sinabing education, kayo, basta sumakay sa motorsiklo, mag-helmet sa ulo, that is education. Eh, wala naman ginagawang seminar ng LTO. And what is enforcement? Bakit wala ng helmet? Ticket? Ang problema sa ating bansa, hindi nabibigyan ng education, road safety education, hindi nabibigyan ng attention, and
enforcement. Pag malangas ka, may padrino ka, okay lang. Police ka, parang may karapatan kang walang helmet. Enforcer ka, kapal ng mukha mo. So may problema. Ito ay binabanggit ko lang, pero wala na rin may tutulong ito. Ang kailangan na lang natin, bigyan ng attention ang kaligtasan ng mga riders. Ang rider na may disiplina pero kulang ang kaalaman, may disgrasya pa rin na laging nakaabang. Papakita ko sa inyo. Drop, come here, please. Kunwari si partner, sinita ko, may helmet, may lisensya, may ORC yan, nakasapatos. Pag tinignan mo ang record niya, wala siyang na-commit na violation. Pero anong sabi ng RSAP? Ang rider na may disiplina pero kulang ang kaalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Papakita ko sa inyo para malinawan nyo. Bro, kunwari intersection. Habang palapit ka ng intersection ng orange, then pumula. Anong gagawin niya? Stop. Dahil may disiplina siya, hindi siya magbiting direct. Okay? So bro, imagine mo, i-stop ka dito. Ano ang sabi ng RSAP? Ang rider na may disiplina pero kulang ang kaalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Okay, gagawin mo bro, stop ka doon. Okay? Go. Stop ka sa intersection. Pumula. Yan. Kasi may disiplina. May helmet, may ORCR, may lisensya, marunong. Sumunod. Ulit. Take two. Okay. Go. Red light. Truck driver, beating the red light. Ano? May nagbe-beating the red light pa? Marami bang walang disiplina? Disiplinado, kulang ang kalaman, tigo. Ano dapat gagawin? Eto. Bantayan ang kapwa motorista. Kapag hindi mo binantayan yan, yan ang pwedeng papatay sa'yo. Nakita ni partner, nag-orange, pupula, slow down, para maramdaman ng kasunod na siya ititigil. Then, nakita niya may kasunod, bro, mag-giveaway ka, pumwesto ka na makakadaan yung nasa likuran mo. Ulitin natin. Bro, ito yung linya, no? Gigilid ka. Kasi nakita mo, pumula ang kasunod mo ako. Okay? Go. Oh, stop siya. Beating the red light ako. Binabandot sabi niya. Hindi mo kailangan ganun, baka mabanggahan doon sa ano. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, is bantayan mo ang kapwa motorista. Tatandaan ninyo itong lahat, mga kapatid. Huwag na huwag kang makakalimot na bantayan ang kapwa motorista. Dahil pag hindi mo binantayan, yan ang pwedeng papatay sa'yo. Sapagkat napakaraming Pilipino ang nagkalisensya, walang alam, walang disiplina, hindi marunong sumunod. Agree, disagree? So mga kapatid, bantayang mabuti ang kapwa motorista. Pag hindi mo binantayan yan, patay kang baka. Mahusay na depensa sa diskasya sa motorsiklo. Mag-helmet sa ulo, hindi sa siko. Ang dami nang namatay, biak ang ulo, buo ang siko. Sir, para saan daw yung helmet? Lalagyan daw ng utak. Pag nabiak ng ulo. So, gentlemen and ladies, mag-helmet sa ulo sa lahat ng sandali. Bro, come here. Pwesto ka dito, bro. Come here. Makinig mabuti. Kunwari, si kapatid, naka-helmet. Ang angkas niya, walang helmet. Kapag sinita natin to, bro, walang helmet yung angkas mo. Sir, nag-iingat po ako. Gusto mo siyang walang helmet?
ikaw talaga, o sige, ikaw pala talaga hindi nag-helmet eh, o yan. Para, yan. Bakit identified niyo siya, ano? Binata ka ba? Duda ako eh, magandang misis mo, ano? Naku, mag-ingat ka talaga. Now, pag sinita natin si Ryder, bro, walang helmet yung angkas mo. Ang isasagot niya dyan, sir, nag-iingat po ako, pwesto. Angkas mo siya. Yan. Huwag kang pumagatlawin. Okay, mga kapatid, tingnan ninyo, halimbawa si partner, naka-helmet, may angkas, walang helmet, okay ang takbo nila. So, okay ang takbo nila. Hindi ko pa pinapatakbo. Tumatakbo sila. Ako, truck driver, walang disiplina. Bigla kong kinak. Tanong, ma-accident din din. Safe ba yung walang helmet? Another situation. Kasalubong ko yung rider. Ang ganda ng takbo. Kasi yung anak niya, yung angkas niya, walang helmet. Ngayon, ako, iba akong motorista, nag-overtake ako. No? Alanganin. Delikado to. Delikado to. Ang daming dito. Maraming dahilan para tumumba ang motorsiklo. Tama ba rin? May aso, biglang tumawid. May tendency matumba, hindi. Walang helmet, buhay, patay. Patay. Eto. Thank you. Sa inyong lahat, pakakatanda ninyo, kung sino sa inyo sumasakay sa motorsiklo na walang helmet sa ulo, pag hindi nagbago yan, anumang oras, mamamatay ka, kapatid. Sapagkat maraming dahilan na maaaring matumba ang motorsiklo. Sa inyong lahat, kung mayroon kayong kapamilya, sumasakay sa motorsiklo na walang helmet sa ulo, mangyaring paalalahanan po ninyo. At kapag sila ay hindi naniwala sa inyo, huwag kang mabibiga. Anumang oras may mamamatay kang kapamilya. Anumang oras may mamamatay kang kapamilya kapag hindi nag-helmet sa ulo. Ayaw kong magsisi kayo. Please, paalalahanan po ninyo, mag-helmet sa ulo every time na nakasakay sa motorsiklo. Huwag magpatakbo ng sobrang bilis dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Bro. Dito ka, bro. Hindi, huwag ka na pala. Ito ang gusto ko eh. Mga kapatid, unawain niyong mabuti. Dapat maunawaan niyo ito. Halimbawa, si kapatid, motorsiklo. Mio, Yamaha. Halimbawa, si kapatid ay motorsiklo. Mio. Si kapatid, rider, sakay. Yan. Unawain mabuti. Kapag sinabi ko, bro, kargayin mo siya. Tumakbo ka ng mabilis. Bago dumating ng puno ng mangga, tumigil ka. Tanong, madali niya bang gagawin ang pagtigil? Hindi. Bakit? Mabigat ang karga. Mga kapatid, kung hindi pa ninyo naiisip, ganyan ang sitwasyon ng inyong motorsiklo. Kaya pag mabilis ang inyong takbo, may nag-cut, mag-a-apply ka ng preno, patay kang bata. Kumontra ang gustong kumontra. Mabilis ang takbo, bro. Biglang may nag-cut, preno. Kaya hindi? Kaya hindi? Yes! Dapat maunawaan po ninyo. Another situation. Bro, akay mo siya. Tumakbo ka ng mabilis. Bago dumating ng mangga, kumanan ka. Maka-overshoot, hindi? Overshoot. Mga kapatid, dapat maunawaan po ninyo, ganyan ang sitwasyon ng inyong
motor, siklo. Palit. Big bag. Saan? Pag sinabi ko sa kanya, bro, kargayin mo siya, tumakbo ka ng mabilis. Bago tumating sa puno ng mangga, titigil ka. Kaya hindi. Kaya kasi maliit ang karga. Bro, tumakbo ka ng mabilis. Lumiko ka sa kanan. Madali sa kanya. Gentlemen and ladies, imagine ninyo yung pinaliwanag ko at imagine ninyo kung kayo ay dito sasakay. Malaki ang pagkakaiba ng big bike and ordinary bike. Naintindihan nyo? Bro, thank you. Kaya kung gusto ninyo, mas mabilis ang takbo kaysa dapat ninyong gawin ngayon, simple. Ibenta ang bahay mo, bumili ka ng big bike. Mga kapatid, kailangang maunawaan po ninyo ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglaang sitwasyon o pagtigil. Ang hindi makakaunawa niyan, may taning ang buhay. Meron sa inyong nakakaintindi niyan, pero ang bilis ng takbo, bahala na. Bahala na. Mga kapatid, kailangan maunawaan po ninyo ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Huwag sumingat sa mabilis ang takbo. Maliit ang inyong motorsiklo, ang bilis ng takbo mo, may makakasalubong, singit. Delikado, hindi? Delikado. Riders kayo, and gentlemen and ladies, alam ko na ang sinasabi ko ay inyong naiintindihan. Anong ginagawa ko? Pinapaalala sa inyo sapagkat nakakalimot kayo. Iwasan ang pag-overtake sa kanan. Bakit? Jeepney driver ako. May pumara. Titigil ako. Ikaw naman, rider, ang bilis. Nakita mo, medyo maluwag sa kanan. Overtake ka sa kanan. Boom! Delikado. Now, kailan pwedeng sumingit at mag-overtake kapag matrapik pero dogli, ingat. Gets nyo? Thank you. Sayang ang buhay kung walang sapat na pag-iingat. Iwasan ang pagsakay sa motorsiklo kung nakainom ng alak o lasing. Kaya mga kapatid na riders, pag nilalasing kayo ng kumpare nyo at patalas, magdula na kayo. Nakaka-relate siya na, uy. Di ba? Magdula na kayo. Masama mag-isip ng masama, pero wala tayong magagawa. Magdula ka, bro. Pag lagi ka nilalasing ng kumpare mo, something wrong, no? Pero pag sinabi, pare, inom tayo. Sige, pare. Eh, total, may biyernes naman ngayon, Sabado bukas, tapos medyo masarap ang ating inuman. Pare, pasensya na ha. Kukumpiskahan kita ng susi ha. Pakatakasan mo ko eh. Inom tayo, pare. Yon ang kumparing may malasakit. Pero pag, pare, hindi, lasing mo tayo. Hindi, pare, okay, kaya mo. Ikaw pa, naka-inmax ka eh. Hindi na ako naman. Diba? Eh, walang malasakit yun. May, sabi nung isip niya, chwing! No? So, mga kapatid, hindi kailangan ipaliwanag yan. Paglasing tayo, mayabang, maangas. Tama? Tapos, mabagal ang reflexes. Kita mo may tumawid na truck para hindi mo ma-process sa isip mo kung anong gagawin. Mga kapatid, that is good. Nandito kayong lahat, kompleto. Tayo ka, bro. Kompleto ang kamay at paa. Bro, balita ko, hindi ka nag-helmet. Magbago ka na, bro. Ilan? May ano ka na? Ilan? Lalaki, babae. Puto mo na. Tol, mag-ingat ka. Alam mo, ito, usapang totoo. Bro, mag-ingat ka mabuti. Ang anak mo, batang babae. Pasensya, pag yung katulad mo na-disgasya,
mas malaki ang posibilidad yung anak mong babae madidisgrasya ng iba, pati misis mo. Usapan na rin siya. Totoo yan. Yung bata, ito, kwentohang barbero lang para maintindihan mo. Halimbawa, hindi ka nag-ingat. Nadisgrasya ka. Naulila yung mag-ina. Na-inlove sa ibang lalaki ang misis mo. Pati anak mong babae nalalagay sa piling ko. Tol, totoo yan. Mga kapatid, totoo po yan. Hindi ko kayo tinatakit. So kung hindi mo masyadong mahal ang misis mo, yung isipin mo na lang yung anak mo, ha? Ingat ka, ha? Sige. So sayang ang buhay kung walang sapat na pag-iingat. Iwasan ang pagsakay sa motorsiklo kung nakainom ng alak o lasing. Agree? Bilis ng pagpapatakbo ang pangunahing pumapatay sa riders. Agree, hindi? Masak ang ulo, durog ang katawan o bandado ang malubang bisala sa mga nadidisgrasya sa motorsiklo, sanhi ng bangka o sagasa ng ibang sasakyan. Mabilis ang takbo mo. Nagkaroon ng problema, nag-apply ka ng preno, higa, sagasa ng ibang sasakyan. Pagka ba nawala ng kontrol ng sasakyan at may sasagasa sa'yo bilang rider, makakapili ka ba bro? Ay, gusto ko dito, tricycle lang. Ay, truck, ayaw ko dito. Pwede ba yun? Hindi. So mga kapatid, pinapaunawa ko sa inyo, lipo-lipo na ang nadurog. Lipo-lipo na ang nadurog. Kaya basta mabilis ang takbo, tunay na nasa peligro ang buhay mo. Mabilis magpatakbo ng motorsiklo ang karaniwang hindi nakakabalik ng buhay sa pamilya. Alam ko lahat gusto nyo bumalik sa pamilya, pero kung hindi mo gagamitin ang talino mo, patay kang bata ka. Ano mang oras, maaaring madisgrasya ka. Mga paalala, hindi sapat ang helmet sa ulo. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin, naka-helmet ka bro, sit ka na. May helmet ka, doble ingat ka pa rin. Takbo, pogi. Paswerte tayo mga Pilipino, may tinatawag tayong takbo, pogi. Ano naman ang maganda doon, Colonel? Eh kahit pangit ka, naka-helmet ka lang, okay na yun. Uy ba? Pasok ka sa mall, naka-helmet. Di ang pogi nang dating mo. Okay ba yung kernel? Oo, oh, pogi. Pero tanga. Yeah. Yeah. Oh. Kailangan magagawa. Kung pinanganangat tanga, ito nga. Gawin mo, di ba? So again, hindi sapat ang helmet sa ulo. Dapat ingat pa rin. Okay? Sa lahat ng sarang daan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at tumanda sa maayos na paghinto. Papakita ko. Sa lahat ng sangang daan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at tumanda sa maayos na paghinto. Pwesto. Mga kapatid, tandaan nyo itong mabuti. Dahil marami ang nagkalisensya na walang alam, ito pakakatandaan ninyo. Pero bago ko ipakita yung tama ninyong gagawin, ang ipapakita ko muna yung mali na ginagawa ng marami. Verify. Tumatakbo ako sa provincial road, si partner sa barangay road. Ano ang karaniwang ginagawa ng marami sa atin? Bro, pasok! Ganyan ang karaniwang ginagawa ng marami sa atin. Ang nasa isip, nasa main road ako, si partner nasa secondary road. Kaya marami sa atin, dire-diretso, kapatid, kapag ganyan ang ginawa mo, anytime, pwede kang mamatay. Ulitin ko para malinawan nyo. Ako ay nasa main road, si partner barangay road. Ang karaniwang ginagawang mali ay ganito. Nasa isip, nasa main road ako, si partner barangay road. Ito ang mali. Pasok road.
Colonel, tulungan niyo po ako. Bakit? Namatay po ang mister ko, pero Colonel, siya po ay nasa right of way. Naku, Mrs., pagpatay na, hindi na pinag-uusapan ng right of way. Ano pong pag-uusapan natin? Way to heaven. Wala na. Patay na yan. Ipaliliping na yan. Mga kapatid, huwag niyong pigilan or itali ang inyong sarili sa tinatawag na right of way. Dahil kapag itinali mo ang iyong sarili sa tinatawag na right of way, anumang oras pwedeng mamatay ka sapagkat maraming drivers ng kalisensya walang alam, sapagkat maraming drivers walang disiplina. Ulitin ko para malinaw sa lahat, ganito ang maling practice ng marami. Pasok, bro! Boom! Patay. Ito ang dapat mong gawin. Sa lahat ng Sangandano intersection, umagal ng pagpapatakbo at tumanda sa maayos na paghinto. Oh. Nasa main road ako. Nakita ko may intersection dahil alam ko na maraming walang disiplina at walang alam na motorista. Ganitong gagawin ko. Pa! Nakita ko intersection. Tumatakbo ako. Pasok, bro! Slow down ako. Sige, diretso ka. Now, talikod ka lang, bro. Naka-drive ka eh. Yan. Eto, maling gagawin ng iba sa inyo. Okay na yung ginawa mo eh. Nag-slow down, nag-stop ka. Eto, maling gagawin mo, hinabol mo. Ay, tanang gago ka. Eh, may pa rin. May pa rin, pinutuwan ka. Pow, pow. Lumipat ka lang ng pinagkamatayan. Patay ka rin. No? Now, anong gagawin? Pwesto. Ganito ang gagawin. Intersection. Tumatakbo. Oops. Intersection. Eto. Pasok, bro. Slow down ako. Tapos pinagbigyan ko siya. Diba normal nagagalit tayo? Tama po? Tama? Kahit mabait ka nagagalit? Tama? Simple. Patigil. Buntong. Ano nga? Mabuti. Nag-seminar ako sa RSAP. Yeah. Eto, mas madugo ito. Bro, isa pa. Hindi ka matapos. Eto, mas madugo. Yung kanina, simpleng intersection, di ba? Eto, madugo. Traffic light. Okay. Bro, pag sabi kong go, go. Traffic light, green. Eh, hindi nag-seminar sa RSA. Etong gagawin niya, green color. Bro, go. Green! Green! Boom! Bakit pwedeng mangyari yun? Walang disiplina, nag-beating the red light. Patay! Patay, buhay! Patay! So, anong gagawin? Ganito! Traffic light! Green! Sabi ng RSAP, sa lahat ng intersection, umagal at tumanda sa paghinto. Naka-green light ako! Pasok, bro! Nako, slow down ako! Sige! Pudyang ka lang! Mabuti talaga, nag-seminar ako sa ANSA! Thank you! Mga kapatid! Lilinawin ko sa inyo, kapag hindi ninyo ito sinunod, pwede kang mamatay anumang oras sapagkat maraming drivers ng kalisensya walang alam. Maraming drivers walang disiplina. Kaya sinasabi ng RSAP, sa lahat ng Sangandano intersection, bumagal ng pagpapatakbo at tumanda sa maayos na paghinto. Magbigay ng respeto sa kapwa, marami na ang namatay sa pagiging bastos at arugante.
Huwag kayong makikipag-away kapag na-aksidente. Halimbawa, papakita ko sa inyo. Yan, yan bro. Halimbawa, tumatakbo ko ganito. Bigla niya akong nasagit. Ang mali sa ginagawa ng iba, nagagalit. Tama? Bakit gusto ko huwag kayong magagalit? Halimbawa po, tumatakbo ko. Nasagi niya ako, pa, nagkaroon kami ng gasgasan ng sasakyan. Bakit ako hindi dapat magalit? Hindi niya rin gusto. Ikaw, gusto mo ng aksidente, bro? Sino may gusto? Ikaw? Gusto mo? Ikaw, bro? So meaning, walang may gusto. Ang gawin na lang, pag-usapan kung may damage. And paalala, speaking of damage, mga kapatid, kapag kayo ay sangkot sa aksidente, at sinabi nung kabilang party na, sir, papayaran ko yung motorsiklo mo, yung damage, yung sa ospital mo, papayaran ko. Payo, kapatid, sabihin niyo sa polis, sampang kaso. Pag sinampang kaso, may kaso yung kabila. Then, pag binigay yung dapat ibigay sa'yo, magbigay ka lang ng affidavit of desistance. Atras. Bakit pinapayo ko sa inyo? Napakarami na nang nakaranas habang nag-uusap, pangakong pangako, sir, babayaran kita. Okay lang yan. Pag nangyari, kalipas ng ilang araw, para kang pulubi, nagmamakausap ka. Sino nakaranas ng ganyan? Ikaw? Na-involve accident ka? Sa aksidente ba yan? Hindi. May helmet to. Kung walang helmet to, patay na to. Kung talaga nagdadamay ka, ang intindi mo, magbago ka. No? Right-handed ka. Binata, may asawa. May anak, walang asawa. Ah, meron. Buti kaliwa, kanan kaya tayo. No? Tanong. Sa base sa investigation, siya ang mananagot sa'yo. Magkano ang involved dapat na pera? Nasin. Boy, pwede binayaran ka. Pero yung isa ka, hindi na-apektuhan. Ayun ang mahalaga doon. No? No, yan ang malagad. So, mga kapatid, magbigay na respeto sa kapwa. Marami na ang namatay sa pagiging bastos at talunagan. Kunwari bro, nagka-problema sa kalsada, parang mainit ang ulo mo. Isipin mo, pag napatay ko ito, problema. Napatay ako, problema rin eh. No? Yes, parehas yun. Sinong pwedeng siga, binata, no? Kahit mamatay, okay lang, no? So, mga kapatid, huwag bastos at arugante. Okay? Ang pagkalalaki ay hindi nasusukat sa laki. Malisyoso ka, bro. Pati si madam natawa rin, naintindihan yung sinasabi ko, hindi raw nasusukat sa pagkalalaki. No? Nasa discarte. Totoo ba, bro? Huwag ipagwalang bahala ang maintenance ng motorsiklo. Kalbo ang gulong. Pag tumama sa sharp edge, nabutas ang gulong, pwede kang maaksidente, pwede kang mamatay. Overuse ang kadena. Pag naputol, umipit, pwede kang madisgrasya. Huwag pababayaan ang maintenance. Okay? Now, eh Colonel, yung sweldo ko, yung kinikita ko, laging parang eksakto lang eh. Simple ang problema. Ibenta ang motorsiklo, bumili ng limang gulong at limang kadena. Ang bira naman si Colonel. Anong gagawin ko, Colonel, sa limang gulong at limang kadena? Bro, pag nagka-motorsiklo ulit ikaw, ang dami mong reserva. Sino yun? Ito, tamad sa mingin. And, taas ang kamay ng mga members ng club. Taas. Yan. May advantage yan. Kunwari bro, malapot na yung oil ng motor mo.
Manghirap ka sa tropa. Ang buto, sa gabi, patuloy mo pa rin, tapos pagpalitin mo. Pero pag nabukay mo, huwag sabi-sabi mo. Yun ang atat. So mga kapatid, napakalaga po ng maintenance. Okay? Mahalaga po yan. Bumagal at hindi ka mag-ingat kung may nakaparadang sasakyan. Mga kapatid, ang maling estilo ng ibang riders, pag may nakaparada, walang pakialam. Ang bilis. Tol, tigil. Halika mo. Kapag may nakita kayong nakatigil, una, medyo kumaliwa ka ng konti. Tapos, libre ang busina. Bibip! Ang ginagawang mali po ng iba, may nakaparad, nakatigil na sa sakay. Walang, ay magbukas ng pito. Patay ka dyan. Huwag namang magbukas ng pito. Tapos, biglang pumasok sa linya mo. Patay ka dyan. So, mga kapatid, una, may nakita ka nakatigil na sasakyan. I-maximize mo dito sa kaliwa. Pinit! Bakit kailangan ka pang bubusina? Para ma-remind siya. Eh, bakit masyado kang malayo? Para kung delayed reaction siya, pumasok bigla, safe ka. And at the same time, pag nagbukas ng pinto, safe ka. Mga kapatid, alam ko, alam nyo ito. Problema, maraming nakakalimot. Paalala, pag nakalimot ka, baka mamatay ka. Dapat laging presence of mind. Kurbada, iwasang mabilis ang takbo sa kurbada. Iwasan. Yung yabang, kalimutan. Kalimutan ang yabang sa lahat ng kurbada. Eh, Colonel, kabisado ko yan eh. Paano kung umulan kagabi? May buhangin. Sino mabilis sa kurbada? Bakit lagi? Tun, nagtataka ako. Paano ikaw ang pinakapasaway na rider mo dito? Pansin ko lang, no? Pero nadinig ko doon sa kwan, mas pasaway daw siya. So, magpatakbo ng tama lamang sa kurbada, okay? Iwasang mag-overtake sa kurbada, lalo na kung blind car. Mga kapatid, nung nagkanda kami ng seminar sa Tugigaraw, rider nag-overtake sa track, nakita niya may kasalubong booth, nag-slow down, tumigil, nawala ng balanse, umiga, eksakto parating ang booth, durog ang ulo. Pamilyado, bawal mag-overtake sa kurbada. Binata, magandang girlfriend, bawal din. Pangit ang girlfriend, pwede siguro. Ah, by the way, huwag kayong tawa ng tawa. Sa magaganda at kwapo, may utang na loob kayo sa amin. Dahil kung walang pangit, hindi makikita ang inyong kagwapuhan. Kaya huwag niyo mamayin minabalihin. Iwasan ang pagtutok sa likuran ng ibang sasakyan. Bakit po? Pag biglang tumigil ang iyong sinusundan, pwede kang madisgrasya. Nakatutok ka, biglang tumigil. Kaya ng prenode. Ano ang dapat gawin? Kapag may sinusundan ka, itanong sa iyo sarili, pag biglang tumigil to, safe pa ako? Ay hindi. Distansya. Tapos yung tama, speed. Again, kapag tayo ay na-disgrasya, pamilya ang kawawa. Simpleng-simple yun. Eh kung pangit naman ang misis mo, pwede ka na hindi mag-ingat eh. Diba? Walang mag-i-interest mo. Track! Halika mo! Mga kapatid, huwag niyong gagayain yung ibang style nating mga kapatid na riders. Nakatigil ang track, singit ang singit, nakakita ng space sa unahan, pupwesto dyan.
suicide dyan, hindi ka kita. Then, matrapik, sumingit ka nandito sa kaliwa, kapag na-chimpang road, tayo ka na. Matrapik ha, matrapik. Rider, sumingit, sumingit. Stop light. Ang drivers po, practice namin pagka mag-move natin sa side mirror. So, ganito ang situation. Kung rider ako, nakagilid ako sa left, kita ba ako ng truck driver? Hindi. Hindi. Ngayon, kung siya yung truck driver, bago po yan mag-move, titingin niya sa left and right. Pag nakita niya may kotse sa gawing kanan, bilang driver, di ba kakabing ng bagya sa pakaliwa? Tama? Masasabitan ng rider. Disgrasya. So, huwag po pwesto sa kaliwa. Okay, next. Rider, sumingit sa kanan. Hindi kita ng truck driver. Hindi pa ng green light. Umabante ng truck. E kakanan siya. Masasabitan ng rider, hindi? Durog ang ulo. Sa likuran, huwag din. Bakit? Katulad sa nagdahan sa Manila, nakaganito yung kalsada. Pag tumuto ka sa likuran, bakito ang driver, nag-alanganin ang paso o ng bakante, patay ka. Hello, Tess. So, ulitin ko mga kapatid. Iwasang pumwesto sa unahan ng truck. Kaliwa, kanan, and likuran. Okay? Rogery. Rogery, Bigonia, please come forward. Rogery. Rogery. So, malinaw. Mga kapatid. Sinong gustong madurog? Ah. Wala. So, dapat matandaan po ninyo to. Gamitin ang tama at maayos na pag-overtake sa ibang sasakyan. Tol, pwesto. Talikot. Isang mali na ginagawa ng rider pag nag-overtake, dikit. Oh, mali yan mga kapatid. Naranasan po ba ninyo? Yung tumatakbo ka, nagugulat ka, may na-overtake sa'yo, dikit na dikit. Di ba? Huwag gagawin yon. Dapat po, ang pag-overtake, eto, tatandaan yung mabuti, mga kapatid. Pag ang sinusundan nyo, tricycle, huwag na huwag ninyong gagawin yung overtaking na ganito. Bakit? May tricycle, biglang nag-u-turn. Patay ka dyan. Now, ang nasundan mo, tricycle, mabagal. Simple lang po. Slow down. Pwesto sa gawing gitna ng pagkita ng kalsa. Bibip! Para makol ang attention. Then, pag nag-overtake ka, gawin mo yung parang takot na takot ka. Dito ka, oh, layo. Ganun po ang gawin sa overtaking. Huwag dikit. Thank you, bro. Tol, pasensya ka na. Ikaw ang trip ko eh. Tayo ko dyan. Yan, yan. Ewan ko lang, pag hindi ito nabawasan ng isang kilo kalahati. Dito, dito. Tapak cellphone. Hindi, dito. Kunwari, nagsa-cellphone. Mga kapatid, marami na nakadisgrasya ng tao. May nakita kang tao nakatayo doon sa gawing harapan. Pwedeng nagsa-cellphone. Anong ginagawa ang mali ng ibang rider? Ang bilis. Walang pakialam. Ang gawin po ninyo, pag may nakita kang tao, medyo dito ka sa kaliwa.
Pusina nga, bibib, para makuha lang atensyon. Then, pag tinanuman mo siya, parang takot na takot ka, dito ka, oh. Para kung tumawid, hindi mo siya madisgrasya. Kasi, kahit sabihin kasalanan ng tao, nakadisgrasya ka, disgrasya pa rin. Okay? Ganon din. May nakita kang sasakyan, busina, distansyang mabuti. Copy? Copy? Copy. Thank you. Eto, doon sa post ko, may kumontra. Titingnan ko yung inyong reaksyon live. May ipinose ako. Hindi ko muna sasabihin kung ano yung pinose ko na video, yung lecture ko. Bago ko ulitin yung lecture ko, tanungin ko muna kayo. May tumawid na aso. Sabi nung isang nag-comment, grabe naman kasama ang ugali ni Colonel. Dapat magpreno. Kayo, tanungin ko. Tumatakbo ka, may tumawid na aso. Tama ba? Magpepreno? Yes! Oo. Oh. Yan, buti yung malinaw. May nag-comment, may tumawid na aso, ilagan daw. Tama ba na? Hindi. Hindi dapat. Papaliwanag ko sa inyo. Una, may batas. Pag may alaga kang aso, responsibilidad mong alagaan yan. Pag yan ay nasa kalsada, ang mahalaga, ligtas ang rider, patay ang aso, bahala siya dyan. Walang pananagutan ng rider. Pag na-disgrasya, na nabalian, na-orthopedic, na-hospital, namatay ang rider, may pananagutan, may ari ng aso. Now, iba po yung nakahanda ang isip. Iba yung nakahanda ang isip. Gusto kong ihanda ang inyong pag-iisip. Lilinawin ko. Halimbawa, tumatakbo ka ng mabagal. May tumawid na aso. Applicable preno. Tumatakbo ka ng mabagal. Nakahiga ang aso. Pwede. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung regular na takbo, biglang may tumawid na aso. Una, kapag may tumawid na aso, automatically, tatagan ang hawak sa manibela. Ang purpose noon, para kung magkaroon ng contact, hindi ka bibitaw. Kasi yung iba, kaya nadidisgrasya, bumibitaw sa manibela. Nagkaroon ng contact, mahulog. Delikado. Second, huwag pepreno. Huwag pepreno. Maintain ang gas. Kung anong speed, maintain. Tatag sa manibela. Huwag magpepreno. So, ang gagawin nyo, pagka ganun, gaganun ka lang, Pero alalayan nyo, baka pag ganun mo, Mindset po. Hindi mo bro pwedeng sabihin, maniwala ka dyan, aso. Maniwala ka dyan. Iba ang nakahanda. Huwag magpepreno, huwag iiwasan. Diretso, tatag sa hawak sa manibela. Agree, disagree? Agree. Yes. Thank you. Nakakapote. Pag nakakapote, mahaba ang laylayan, ibuhol. Okay? Pag may nakita kang nakakapote, kumakaway sa kadena yung kapote, paalalahanan, bibig, bro! Paalalahanan. May lubak. Hindi lahat ng lubak ay pwedeng iwasan. Ano yung lubak na pwedeng iwasan? Tumatakbo ka sa service road. Oops, may lubak. Ay open area. Nasa barangay. Walang maraming sasakyan, walang kasalubong, walang kasunod, iwasan mo. Pero, kapag ikaw ay tumatakbo sa provincial road, nag-a-average ng 60-70 yung speed mo, huwag kang masanay na umiwas. Kasi kung may lubak, bigla kang umiwas pa kaliwa,
baka hindi mo na verify may overtaking sa likod. Patay ka dyan. Kung ikaw naman ay nakakita ng lubak, bigla kang umiwas pa kanan, overshoot ka. May mga bakal, may rehas, didisgrasya ka. Anong tama? Una, magsanay tayo na tama ang speed. Pangalawa, kapag may lubak na hindi pwedeng iwasan, huwag kang magpepreno. Diretso, tatag sa manibela. Kaya sa inyong lahat, mga kapatid, paminsan-minsan mag-practice kayo. May nakita kang lubak, daanan mo. Tapos sanayin mo ngayon sarili. Dalawang kamay, sanayin mo, hawak sa manibela, matatag. Colonel, paano naman yun? Eh, bago yung motorsiklo kong NMAX, panghirap ka sa tropa ng motorsiklo. Ilubak mo ng ilubak. Medyo alalayan mo, baka masira, mahalata. Okay? So, ganun. Hiram sa barkada ng motorsiklo, lubak. Lubak. Dalawang kamay. Ang tawag po doon ay muscle memory, hindi muscle control. Correction. Baka mamaya, sasabihin nyo, pare, sabi ni Colonel Lucita, pag may lupa, practice ka rin doon. Pare, yung bang muscle control? Uy, di ako may sabi nyo. Muscle memory. Diba, magkaiba yung muscle memory at saka muscle control. Ito naman, kunwari, innocent yun. Kunwari, walang alam yun. Kaya, hypocrite bro, ha? Nice ka. So, mga kapatid, huwag masanay na umiiwas sa lahat ng luba. May sitwasyon na dapat mong daanan yan. Ang importante, tatag sa manibela, balanse ang katawan. Huwag yung, madidisgrasya ka. Luba? Of course, tama ang speed. Kasi kung sobrang bilis mo na luba ka, tatapon ka rin out of direction. Okay? So, luba. Mga kapatid, ang dami nating reklamo, may mga tiwali. Isa lang masasabi ko, magbago na tayo, huwag tayong lumabag, huwag tayong magsuhul. Kapag lumabag ka, nagsuhul ka, pareho kayong tiwali. Huwag natin, by the way, speaking of tiwali, ang daming tumatawag sa aking rider. Sir, nahuli po ako, walang helmet. O, anong problema? Bakit ka tumawag? Eh, may dumaan, sir. Wala ding helmet eh. But, ang intindi mo ay sarili mo. Bakit? Bro, pag may nakita kang pulis, walang helmet, parang nagagalit ka, hindi? Parang nabubwisit ka, di ba? Ito ang masasabi ko sa inyo. May nakita kang pulis, walang helmet. Hey, tanong. Pag na-aksidente yun, sino mamamatay? Ikaw siya. Siya. O, anong problema mo? Anong problema mo? Dapat practical. Dapat mga kapatid, practical. Pulis ako, nakita mo, wala akong helmet. Huwag kang magpa-apekto. Ang gamitin mo sa isip mo, basta may helmet ka dahil para sa yun. Pulis ako, walang helmet. Tawanan mo lang, pre, okay? Mamamatay yan pag hindi nagbago. Ha? So, bro, ayaw mo na yun. Pag na-discuss yan, patay siya. Ligtas ka. Okay? Okay, so mga kapatid, magbago na po tayo. Anti-carnapping. Ang anti-carnapping ay ginawa noong 1972. An Act Preventing and Penalizing Carnapping. Hindi ko kailangan i-discuss sa inyo yan. Una, kulang tayo sa oras. Pangalawa, wala kayong pakialam dyan. How can we prevent carnapping or motorcycle theft? Meron kaming binigay sa inyo na anti-carnapping tips. Mas makakabuti, picturean mo para na kasi paminsan-minsan basahin mo. Paano bumili ng bagong motorsiklo? Mga kapatid, ang daming nagkakaproblema bumili ng motorsiklo. Karaniwan sinasabi ng dealer, 2 to 3 months lalabas ang rehistro. Kalokohan yan. No? Ano ang dapat mong bilhing motorsiklo? Hanapin mo yung mayroong PNP clearance. Kapag may PNP clearance, mabilis itong maririnis.
Oh, yung nagbibigay ng certification or authority to travel, huwag kang maniwala doon. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Walang batas na nagsabi na kapag ang minamaneho mo, walang ORC yan, walang batas na nagsasabi na kapag mayroong certification from dealer or authority to travel galing dealer, walang batas na nagsabi na pwede mong gamitin ang ini-issue ng dealer. Yung tinatawag na authority to travel ang nag-i-issue LTO. Kanino ini-issue? Sa dealer. Hindi ang dealer sa rider. Huwag kayong magpaloko doon. Hindi yun totoo. Hindi yun. Walang may tutulong sa inyo yung certification galing sa dealer. Paano bumili ng second hand ng motorsiklo? Take note mga kapatid. Marami ang nabibiktima o nakakabili ng carnap vehicle. Kapag nakabili ka ng carnap vehicle, ito ay mababawi sa'yo ang pera na ipinili mo. Hindi mo na mababawi. Magkakameron ka pa ng kaso. Now, bibili ka ng motorsiklo. Anong gagawin mo? Una, kung may nakita kang, halimbawa si partner, binibenta sa kang motorsiklo niya, isasama ko siya sa HPG. Para saan? Records check. Malalaman natin kung nakauhindi. Sir, di ba meron daw text 2600 NTO? Hindi yon reliable. Bakit? Halimbawa, may motorsiklo kong ninakaw. Nakaw yun, di ba? Tapos yung plaka ng kapitbahay ko, siya ang ikinabit ko. Natural, pag nakita mo yung motorsiklo, hindi nakaw. Bakit? Iba kasi yung plaka. So pag tinex mo sa LTO, mag-a-appear, walang problema. Pero ang totoo, yung kinabitan pala, nakaw. So mga kapatid, ang the best is records check. Magkano babayaran sa LTO? 300 pesos lang. Sa landmark, makakatiyak ka na hindi nakaw ang binibili mong motorsiklo. Second, cleared sa HPG. Punta ka sa inspector sa LTO. Bakit? Malaman mo, baka ang benta sa'yo ng motorsiklo ay 30,000. Eh, nakalarma pala ng 15,000. So, dapat HPG para matiyak kung hindi nakaw. Pangalwa, LTO para matiyak na wala itong dapat bayaran multa. And lastly, mga kapatid, tamang lugar kung saan magbabayaran. Why? Kayo, Amro. Halimbawa, si partner, binibenta sa akin ng motorsiklo, 30,000. Upon checking sa HPG, LTO, walang problema. Ang usapan namin, 30,000. So, 30,000, dala ko. Dapat, hindi ako magtitiwala sa kanya. Hindi pwede yung sabi niya. Pare, doon tayo magpayaran sa tapat ng Jollibee. May tindahan doon, dalangan uwi test, bla bla bla. Hindi ako pwedeng magtiwala sa kanya. Why? May dala akong 30,000. Pwede niya akong ipahulda. Delikado yun. Ang pinakamaganda, sabi mo sa kanya, bro, magkita tayo doon sa inyong barangay hall. Barangay. Then, pagpupunta ka, may kasama ka. Sa Cavite po, merong ganyang insidente, karnapan sasakyan, mag-isa lang ang dumating, ang usapan, ops! May ORC ang bayan meron. Ito ang nangyari. Pagdating ni rider doon sa kung saan magbibilihan, ang lalaki ng kasama, puro tato. Sabi, Pops, nasan yung ORC yan? Eh, ano, next week na lang. Ah, wala na. Natakot siya doon sa malalaking lalaking nakatato. Natuloy ang benta, ang bayaran. The problem is, nakaw ang motorsiklo. So, dapat, sigurista. Okay? Thank you. Okay. Ganito mga kapatid, alam ko na kayo ay pagod katulad namin. Gusto ko sabihin sa inyo, kami po ay galing Metro Manila, ang iba ay galing Cavite, ako po ay galing Cavite. 5 hours ang aming travel. Meaning, pumunta kami dito dahil ito ay para sa inyo, hindi para sa amin.
Meron na lang tayong last topic, other issues and concerns. Other issues and concerns. Ilang slides naman po yun. Alam-alam, ito ay para sa inyo. Mangyari po na after our break, hintayin natin matapos yung last topic. Ilang slides na lamang po yun. At gusto kong banggitin sa inyo lahat, dahil malaki ang Pilipinas, siguro po ay baka ito na yung ating huling pagkikita para sa seminar sa inyong lugar. Kaya hinihiling ko po, ito naman ay para sa inyo. Mangyari po, na kaunting tiyaga, hintayin po ninyo yung last topic. Ilang slides na lamang po yun. Maraming maraming salamat po. Caught in the crossfire.